halos 200 may sakit ang dumagsak sa gymnasium na ito sa bayan ng Lapuyan, Zamboanga del Sur. Pero wala ritong medical mission. Sa halip, isang kung tawagin nila, healing crusade. Sa pagtitipong ito, ang bingi di umano makaririnig. Ang mga nakasaklay, kaya raw mapalakad. Kung makakalakad ka, ikaw lang. At ang mga may malubhang karamdaman, mapapagaling daw. Hallelujah, thank you Jesus, hallelujah. Pumos ka ngayon. Okay naman po. Maya-maya pa, ang mga magpapagamot, isa-isa ng inihilera. At saka dinaanan ang tinatawag nilang si Apostol Joey. My Lord Jesus! Ang batang-batang leader ng isang simbahan na 20 anyos lang. Tinawag po yung pangalan ni Jesus. Merong himala, merong healing na nangyari sa kanya. Rima mamamasika talaga sa akin. Sa gitna ng gamutan, may mga napapaiyak. We are here, we humble ourselves with you, Jesus. Napapatumba. Nawawala ng malay at napapahiga sa sahig na sinasalo at kinukumutan ng nakaantabay na mga tauhan ni Apostol Joey. Isa sa nagbabakasakaling magpagamot ang 64 anyos na si Dan na 10 buwan na raw hindi makalakad nang walang saklay. Natinik ako ng pako, tapos nag-trigger siya. May diabetes ako. Dito talaga natusok yung pako sa gitna. Dito yung dalawa nga pinutol niya na bulok na. Dahil lang sa pako ng 1 inch, worth only 50 centavos, we spent more than almost 300,000. Sabi nila, putulin daw ang pako. Pag maputol, kay parang inutil na tayo. Kaya nga, hanap ako ng paraan. Hirap man si Danilo, bumiyahe pa ng halos isang oras mula bayan ng Dumalinaw, makapunta lang sa krusada ni Apostol Joey. Pag-pagi, be. Hindi ba bumiyahe akong tiil, Pastor? No! Ilang sandali lang. No! 1, 2, 3. No! Pinatayo. Tumayo ka. Ayaw na kasi Ginoo. Nang si Danilo unti-unting nakapaglakad. Go! 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 Sunod na pinatanggal ang nakabalot na benda sa kanyang kanang paa. Kita pa ang namamaga at nangingitim na niyang sugat. As you can see, that is the proof. Hanggang sa ang gamit na saklay ni Danilo, inihagis ni Apostol Joey. Bye-bye, bye-bye. So thank you. Everything is possible in the power of God. Kinabukasan, binalikan ng aming team si Danilo sa kanyang bahay. Kapansin-pansing, maayos-ayos na nga siyang nakakapaglakad kahit pa walang saklay. Parang milagro talaga nangyari. This is my second life. Maaring yung sugat naging malinis o nagbigyan antibiotic at magnibig siya ng gamot sa una niyang doktor. Kaya na maglakad, no? Kahit may sugat, eh meron kang control kung di totally damaged. Ilang years ka na nagtungkod? Tindog niya'y kagayayon ang kasino. Lakaw, sunod ako, sunod. Nalagdog yan. Kaya pag human yan, dapat na ko, nawala ang sakit ng katong hawa. Karamihan sa mga sumasadya kay Apostol Joey, mga pasyenteng walang maipambayad sa ospital. Bakit hindi ka magpa-atid doon sa ospital? Libre. Walang kami yung magagasolina. Wala na, gasto na. Dako na kung kaso sa ospital. Kung merong ministry na nagpabayad, hindi yan aming ministry. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ang 59 anyos na si Abner, tila paralisado na nung lapitan ni Apostol Joey sa isa rin niyang krusada. Dahil sa bali nito sa spine o gulugod. Nga to, may sa doktor ka din, mga kabarog. Ang istorya sa doktor, pagpa-opera, kapin sa 100,000. Dahil wala rin pampa-opera, my Lord Jesus. Kay Apostol Joey nagpunta si Abner. My Lord Jesus. Matapos siyang dasalan, inalalayan siyang tumayo.
hanggang si Abner, tuluyan na ring nakahakbang. Matayo unang higayon nga makatindog ko, makalakaw. Pagka humansay sa kabulan akong paghigda. Nagtuloy-tuloy na raw uminam ang pakiramdam ni Abner. Ngayon, nakapaglalakad na kahit wala na sa kanyang umaalalay. Sa pasyente natin, crack lang. Usually, kahit hindi ito operahan, nilalagyan lang ito ng cervical immobilization to expect na mag-heal ng kusa yung pasyente. Makikita natin doon sa video, nakasuot ng cervical collar yung pasyente nung ginawa niya yun. At 4 weeks ito, ibig sabihin, nagsisimula na gumagaling na talaga yung cervical spine niya. Bata pa lang, matibay na raw ang pananampalataya ni Apostol Joey, elder sa simbahan ng kanyang mga magulang. Ang di umano, kakayahan niyang makapanggamot, nagsimula raw sa isang panaginip. Nakita ko sa dream na mayroong taong nasugatan. Hinawakan ko yung kamay niya. Paghawak ko, biglang nawala yung mga sugat nila. Doon ko na-realize may gift ang ating Panginoon sa akin. At nito lang, nung nagka-pandemya, itinatag ni Apostol Joey ang sarili niyang simbahan, ang Chosen Generation Ministry International, na lumilibot daw sa iba't ibang bayan ng Visayas at Mindanao para manggamot. Hindi rin kami tatanggap ng bayad kasi binigay ito ng ating Panginoon, libre po ito siya. Marami pa rin pong kakulangan ng health access, lalo-lalo na sa Visayas at Mindanao. Mahirap puntahan. Kulang po tayo sa mga healthcare workers dahil dyan sa kahirapan, hindi nila kaya yung pagpagamot. Tulad nung panahon ni Kristo, may dalawang apostol na nagsabi, meron po kaming nakilala na nagpapagaling, ginagamit ang inyong pangalan. Pinatigil namin kasi hindi natin sila kasama. Tugon ng Panginoon, huwag niyong pagwawalan sila sapagkat kung hindi sila laban sa atin, sila eh kampi sa atin. Kaya ang point din ng simbahan ay igalang yung mga different healers. September 2022, nung nagbakasakali ring magpagamot kay Apostol Joey, ang 16 anyos at tubong Negros Oriental na si Jezabel na may problema naman sa pandinig. 9 years old po ako noon, nung umakyat ako sa puno, bigla po ako nahulog, biglang nawala po yung pandinig ko. Hindi po namin na-try na magpa-check up kasi wala din po kaming pera. Matapos ipag-pray over ni Apostol Joey, si Jezabel biglang humandusay at nag-iiyak. Matapos kasi ang 7 taon, di umano, muli na siyang nakarinig. Masaya po ako kasi wala po kaming kinastos kahit piso. Yung nangyari sa kanya ay blunt trauma, aaring nag-loosen yon after several days hanggang month. Pero since yung time, nag-heal naman talaga ang bone, maaaring eventually gumanda din yung pandinig. Kasi masyadong mahaba yung span natin eh, 7 years. Ang krusada ni Apostol Joey, dinarayo pati ng mga may malulubhang sakit gaya ni Jofer na na-diagnose noon na may brain tumor at hirap ding makalakad. Nagpunta kami sa isang neuro. Paglabas niya sa clinic, doon na namin nalaman na may brain tumor. Pero nung gabi ng gamutan, si Apostol Joey hindi siya dinasalan. Asan yung papa? Yung papa? Bangkok, Pastor. Yung tunglo. Yung dyan nagsimula yung generational curses. Next Sunday, dalhin mo yung papa niya. Papa niya? Okay. I will not pray for him right now. Naging ganito siya pagkatapos ng operation niya. Pagkatapos ng radiation na pinapiti namin, ito yung inoperahan niya. Pero swerte pa rin ma'am kasi hindi cancerous. Benign. Okay, since then, sana matanggap po na ang matagal po nang inaasam-asam na kagalingan. Kinabukasan, sinubukan muli ng mag-asawang Elosama at Jofer na pumunta sa krusada. Sa pagkakataong yon, kasama na ang kanyang amain. Ito yung father-in-law ko. Sinasabi ni Pastor na kasama na siya sa amin. Pero pagpunta sa krusada, si Jofer hindi pa rin napagbigyan. Kasi useless pa rin kapag dinasalan ko siya, meron siyang haba. You have to follow the instruction of the words of God. Kung ano ang nakasa
buti. Buti, yun ang gagawin namin. We have deployed mga doctors to the barrios. Doon sa mga barangay, we provided trainings sa community. Kung yan ay walang basis no sa scientific, we really discourage yung mga ganyan na practices. Parang kinokondisyon na yung utak mo na pag pumunta ako dito, tiyak nagagaling ako. Ang placebo effect, dahil na-condition ka, nagagaling ako dito, automatic, sasabihin ko, no, wala yung sakit ng katawan ko. Sa mga tao na akala nila mind condition lang ito, meron kaming documents talaga. May sakit sila, saka ngayon magaling na sila. Totoo talaga na pinagaling sila ng ating Panginoon through my life. Sa mga nawawalan na ng pag-asa, kahit ano, kakapitan, pati ang pangako ng Himala. Ika nga, sa mga naniniwala, hindi kailangan ng dahilan. Come on! Sa mga hindi naniniwala, walang dahilang sasapat. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.